Ayun, kunting update lang tayo mga boss sa ating motor. Daan natin din sa Lubac. ECRV 150Q, ilang buwan na rin to sa akin. Wala pa naman isang taon, pero goods na goods pa rin. Napaka-smooth pa rin, wala pa rin nagiging problema. Ano? Napakaganda talaga nitong motor na to. Talagang sulit na sulit. Mayroon din ako napapanood dyan sa YouTube na mayroon din naman mga issue, ano? May mga lumalabas na issue sa motor na to, pero hindi naman yung pare-parehas, ano? Kaya sa ibang unit nagkakaparehas yung kanya, yung tawag doon, yung kanyang mga diferensya. Sa iba naman iba rin, ibang nagiging issue naman din na lumalabas, ano? Kagaya nung sa akin ito, naging issue ko lang to, yung kill switch lang, yun lang ang tinanggal ko dyan, yun lang naging issue ko hanggang ngayon, ano? Sa iba alam ko meron pa, saka yung kanyang sensor pala, madali siyang nasira, ano, kinalawang agad. Kaya kung bibili kayo nito, kukuha kayo ng motor na to, syempre mag-research muna kayo, kasi hindi naman yan pare-parehas yung nagiging issue ng motor, ano. Kung sa akin maganda yung feedback ko dito, yung aking update ko, hindi naman pare-parehas. Sa iba naman hindi naman din ganun kaganda, no. Sa Lubac ba, dinaan ko na to, goods na goods, wala talaga akong masabi, no. Ang motor naman nasa kanya, nasa pag-aalaga rin niya, ano, ng driver minsan, nasa driver na 'yan. Kung maalaga ka sa motor mo, at sigurado aalagaan ka rin nito, no. Kaya wala sa motor talaga 'yan, nasa driver 'yan. Kaya lang minsan kasi talaga, siyempre pag mura, talaga kahit anong alaga mo, meron pa rin talaga siyang lumalabas, no, na diferensya. Okay mga boss, hanggang dito na lang tayo ang ating update kay EasyRide 150Q. Napakaganda, sulit na sulit, ano? Kung sa bilis at tipid na gas, okay naman, okay pa rin yung gas niya, ganun pa rin, walang pagkakaiba, ayos na ayos. Sa mga arangkadahan, pang long ride, okay na okay siya, goods na goods, walang problema, kahit pa takbo mo ng malayo yan. Okay boss, maraming salamat.